Maraming tourist spot ang nagsikalat sa buong mundo. Sa katunayan, ang ilan sa mga ito ay matatagpuan sa Pilipinas. Tulad na lamang ng White Sunny Beach ng Boracay, ang perpektong hugis ng Bulkan Mayon at iba pa. Pero, alam mo ba na may bagong tourist spot ngayon? At iyon ang Outer Space. Hello guys! Sa video nating ito ay pag-uusapan natin ang unang space tourism mission na naging successful. Kung ready na kayo, tara na! Isang space rocket ang lumipad palabas ng Earth orbit nito lang nakaraang Huwebes para sa kauna-unahang space tourism. Laman ng nasabing space rocket ang 4 na katao. At wala ni isa man sa kanila ang professional na astronaut. Ang nasabing 4 na katao ay kinabibilangan ni Jared Isaacman, isang 38 gulang na bilyonaryo, at ito ang sinasabi na nagpondo sa space tourism na ito. Haile Arsenyuk, isang 29 na taong gulang at isang childhood cancer survivor, at kasalukuyang St. Jude Physician Assistant. Jan Prokotor, isang 51 taong gulang na geologist at community college teacher at isang doctor of philosophy, at si Chris Simbruski, isang 48 taong gulang na isang Lockheed Martin employee, lifelong space fan na nagsabi na dahil sa isang rappel kaya siya nakasama sa space tourism na yun. Nagmisto lang isang spotlight ng nagbabagang apoy sa kailaliman ng gabi ang SpaceX rocket mula sa pag-takeoff nito sa NASA's Kennedy Space Center na matatagpuan sa Florida. At matapos nitong lumipad ng lagpas 17,000 miles per hour orbital speed ay tuluyan namang humiwalay ang capsule na naglalaman sa 4 nitong sakay sa rocket tsaka nagmaneuver ang nasabing capsule papunta sa target na orbit. Ang mga sakay ng nasabing capsule ay mananatili lamang sa loob habang nililibot nila ang Earth orbit sa loob ng 3 araw. Tsaka sila babalik at maglalanding sa dagat ng Florida. Ang nasabing capsule ay punong-puno ng mga pagkain at mga supplies na tatagal sa loob ng 1 linggo. At ang capsule na ito ay may isang special zero-gravity friendly toilet na matatagpuan malapit sa taas ng capsule. Sa loob ng 3 araw na paglilibot sa orbit ng Earth ay magtitiis sila ng hindi naliligo at matutulog sila mismo sa kanilang kinauupuan. Sa loob ng 3 araw, ang 4 na mga turistang pasahero ay isa-isang lulutang sa paligid ng capsule sa loob ng 90 minuto habang ito ay umiikot sa mundo sa bilis na 17,500 miles per hour. Narito ang mga larawan na nakuha ng nasabing SpaceX tourism mission. Ang SpaceX tourism mission na ito ay inaasa na simula pa lamang ng maraming kahalintulad na space tourism mission na may hangarin na balang araw maging common na lamang ang paglipad papuntang outer space na para ka lamang bumabiyahe at sumasakay sa eroplano. Ikaw, pag naging common na lamang ang paglipad papuntang outer space, papunta ka ba? Comment down below! Hello guys! Gusto nyo pa ba ng ganitong kwento? Kung gusto nyo pa ng ganitong kwento, i-click lang ang subscribe button at i-ring ang notification bell at huwag rin kalimutan i-like ang aming Facebook page na Infoholic para lagi kayong updated sa aming video updates.